Another interesting and yet hindi laging natatanong na mga question ay ito. Nasaan ang kaluluwa ng mga sanggol na namamatay? Hindi naman po kaila sa atin na meron po tayong mga nababalitaan na namamatay na mga babies. Mga sanggol, ika nga po. Nasaan po ang kanilang kaluluwa? Short answer lamang po yan. Nasa Panginoong Hesukristo. Paano yan? All have sinned, diba? And fall short of the glory of God. Tama po. Pero wala pa pong age of accountability ang mga batang ito. Taliwas doon sa turo na kinagisnan natin na nasa limbo daw ang mga bata na ganun. Nope. Nasa kamay sila ng Panginoong Jesus. Alam po ba ninyo ang sabi ng Panginoong Jesus? Noong ang mga bata po ay lumalapit sa kanya tapos sinasawata o sinasaway ng mga disciples, nila Peter, nila John, yung mga bata, ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga batang ito sapagkat ganyan ang kaharian ng langit. Parang katulad sa mga batang ito. Kaya kung kayo ay hindi naging kagaya ng mga batang ito, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos o ng langit. Ayan ang sabi ng Panginoong Hesukristo mismo. So makatuwiran lang po pag namatay ang mga bata o mga musmos o talagang sanggol, no, ng mga bata, ay yan po ay nasa kamay na ng Panginoong Jesus. Nope, wala pa po silang age of accountability. Wala pa po silang age of accountability. Ibig sabihin, hindi pa po nila alam yung masama sa mabuti. We're talking about someone na hindi nakakabatid, no, ng mga bagay-bagay sa mundo. Ang age of accountability po, I think dumarating na po ngayon, dahil ngayon po mas maaga nagmamature mga bata. Age of accountability ngayon, pwede mo nang patanggapin ng bata sa gulang na 6 na taon. Meron po bata na pinatanggap namin dati 5 taon pa lang at naintindihan niya ang gospel. But still, sabi ko, still dapat nire-remind po ninyo siya, sabi ko sa magulang, ng kahalagahan, makalakihan niya. May age of accountability na po yun. May tatanong po ko sa inyo. Answer mula po sa isang honest question. Sino po ang nagturo nagmura sa inyo ng bata kayo? Sino po ang nagturo magmura sa mga bata? Wala, hindi po ba? So nandun po talaga yung sinful nature. Given. Pero yung bata po natuto dahil nakita po niya ito sa mas na katatanda sa kanya, mga nakatatanda sa kanya, na mga nakapaligid po sa kanya. It doesn't follow na yung batang yan ay kung natutunan lang ito, it doesn't follow yung batang yan ay hindi sinner. Of course, all have sinned and fall short of the glory of Christ, sabi ng Bible. Ngayon, ito po ang mangyayari. Yung mga bata na sanggol na pinag-uusapan natin dito, ito po yung mga kapapanganak lang namatay na. Okay, mga namatay ng kapapanganak, basta yung wala pang alam, wala pang muwang. Yan. Yan ang mga batang nasa kamay ng Panginoong Jesus. Sabi niya, such is the kingdom of heaven and the kingdom of God. Kung hindi kayo magiging kagaya nila, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Sapagkat ang mga bata po ay meron pong humble na kalooban. Ibig sabihin, kung hindi kayo magpapaka-humble at tatanggapin ang gospel ni Jesus, ito pong application ngayon yan sa mga tao ngayon sa mundo. Kung hindi kayo magpapaka-humble at tatanggapin ang ginawa ni Jesus sa cross, hindi kayo maliligtas. Yun. Pero sa literal sense, ang mga bata, since wala silang age of accountability, sila po ay nasa kamay na ni Lord Jesus. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video, especially this. Ito po ay doctrinal. Ito po ay simpleng tanong at sagot lamang po. Question and answer na I believe dahil sa biyaya natin ng Panginoon sa Kristo at sa kanya pong kabutihan sa ating lahat, naniniwala po ako upon clicking this video, inyo pong mauunawaan at mapagtatanto ang mga katotohanan ito. Okay? So, thank you po and Jesus truly loves us all.